Ininspeksyon ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang custodial center sa Camp Aguinaldo kung saan inilipat ang mga preso ng Bilibid na tumestigo laban kay Senadora Laila De Lima. Nakakapagpuslit daw kasi roon ng mga kontrabando para sa mga inmate na may basbas daw mismo ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Itinagi naman ito ng kalihim at nakatutok si Maki Pulido. Hindi biro ang pagpasok sa custodial center kung saan nakakulong ngayon ang mga convicted drug lord dahil nasa loob ito ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Inilipat ang 8 high-profile inmates mula New Bilibid Prison sa Muntinlupa noong nakaraang taon matapos tumestigo sa Kongreso laban kay Senador Laila De Lima. Nasa loob man ng kampo militar ang namamahala taga Bureau of Corrections at ang nagbabantay PNP Special Action Force dahil sa akusasyon ng katiwalian sa Bureau of Corrections. Ang memorandum of agreement na sinusunod namin tungkol dito ay puprovidean lang namin sila ng facility. Sila nang bahala with regards sa pagdedetermine sinong ikukulong doon and then paano ililipat doon, paano ang pagmamanage, paano ang pagpapakain, paano ang pagbabantay. Noong December 2016, lumabas sa report ng AFP na maraming bawal na gamit ang pinapasok sa loob ng kulungan para sa convicted drug lords. Mga gamit tulad ng cellphone, electronic gadget, TV, air conditioning units, pati na executive chair. Ang report na ito isinumite ng AFP sa Bucor. Ang recommendation ng AFP ay una, baklasin lahat ang hindi autorisadong gamit o equipment na nakita. Ikalawa, ipatupad ng mahigpit kung ano ang mga pulisiya hinggil sa tamang security procedure na i-observe sa loob ng facility. At ang ikatlo, ang immediate na pagpapakabit ng CCTV. Sa parehong report ng AFP, sinabi raw ng mga nagbabantay na staff na pinayagan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang pagpasok sa mga ipinagbabawal na gamit. Ito rin ang sinabi kahapon ni Senadora De Lima. May dokumento rin daw siyang may pribilehyo ang inmates kabilang rin ang internet. Mariin itong itinanggi ni Aguirre. Wala raw siyang memorandum o kautusang payagan ang mga pribilehyo. I've never received such memorandum. I've never read such memorandum. That's completely false. Nang malaman namang may mga nakakalusot na kontrabando habang nagbabantay ang staff, ininspeksyon ni PNP Chief Bato De La Rosa ang custodial facility. Dahil walang koordinasyon, hindi agad pinapasok si De La Rosa, ilang minuto ring naghintay sa labas ng gate bago makausap ang opisyal ng staff. Sabi ko lang sa kanila, ayusin yung trabaho nyo dyan because you are doing well in Bilibid, in the Bilibid. Tapos ngayon, masisira kayo dyan. Sabi niya, wala naman sir, wala naman kaming ginagawa dito sir na bribery. In fairness to them, wala silang kinalaman kung ano man yung mga wapasok doon. It's the Bucor who's running, implementing the rules and regulations within that particular area. Paiimbestigahan pa rin ni De La Rosa ang mga bantay na staff. Tumanggi naman munang magpa-interview si Bucor Chief Benjamin De Los Santos. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.